issued by Belcan's Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Lastly, itong gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Gumawa na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na pinalang mga pasyente, nakabinbin pa rin kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor. Doctor to doctor, lumulundag ang mga pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya marami akong hingin ng star sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Dati, Tulpo, umalis na po si Senator Bato. In order po, ating sumunod po si Senator Rafi Tulpo. Maraming salamat, Mr. Chair. We have many topics to be discussed today, but what I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday, and same as Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association, I did say na hindi ito illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin, wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo and some doctors that he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belcan's Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors, owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, ito mga doktor na membro nitong Belcan's Pharmacy MLM, kung tumagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belcan's Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belcan's Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, reresetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tuloy ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belcan's Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedis and Padawans.
ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkin's Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkin's Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkin's Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, actually hindi ito kilala kumpara sa ibang mga drugstore. Ano po itong Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Yaneli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero, kung titingnan mo, conflict of interest. Why? Kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkin's Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkin's. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug stores, drug companies, walang kasalanan. Pero kinikerry nila po itong Belkin's Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurex drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkin's. Sana magad. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Sabi pa nga dun sa jeep nung ako pinag-aaral pa, at kay God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession, although hindi naman lahat. Ay, pa rin mababait. I know a lot of doctors, in fact, sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field, medical community, because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And I admire and salute those doctors. Right now, nagkikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession. Lastly, itong gagawin natin hearing, of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Gunaw na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na pinali mga pasyente, nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, dyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word.
kasi ito po yung naramdaman ko. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobreng pasyente na biktima ng medical practice. Mostly from public hospitals na nagsampa ng kaso sa PRC pero nababaliwala at inuupuan. Yan lamang muna, Mr. Chair. Mamaya, may pa pong katanungan. Salamat po, Mr. Chair. Salamat, Senator Tulfo. May we now hear from Senator JB Ejercito, the principal sponsor of the Universal Healthcare Law. Thank you, Mr. Chair, fellow members of the committee, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. It goes without saying that doctors are the MVPs of our health system. They are vital partners in the mission for universal healthcare. After all, we can upgrade our hospitals. Closed or there is no disclosure, this will have to be, we have to file cases to the ombudsman. In fact, after that hearing, Mr. Senator, we also asked the director of the hospital involved, which is a government hospital, to start to investigate if there are government doctors in his institution that are either stockholders or practicing this multi-level marketing practice in their private practice, in their practice in that hospital. Because then we can use these laws to actually file cases against them. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, makasingit. Maraming salamat sa iyo, Secretary Ted Herbosa, sa pag-amin na yung mga sinabi ko nung last hearing ay totoo. And that's very important to me na para alam natin ngayon na meron talagang nangyayaring kababalagahan sa medical community na ito yung dahilan kung bakit yung nag-hearing para maayos yung problema ngayon and we can pass legislation upang ma-address yung samutsaring problema. Now, Mr. Chair, I will submit to this committee the list of doctors involved in the MLM scheme subject to verification. Marami po ito. Kung babasahin ko to isa-isa, baka hanggang mamayang gabi tayo. But we have to investigate this and file appropriate charges if need be kung talagang sila involved. Although may mga kopya ko ng cheque na in-issue ng Belkens sa mga doktor na involved dito sa scheme. And then also itong sa Security Exchange Commission. But mamaya, just mention some names, a few of them, na pasok din na diin sa scheme na ito. Pwede akong magtanong, Mr. Chair? Isa lang? Sa kay DOH. Go ahead, sir. Dalawa actually, kay Secretary Herbosa. Secretary Herbosa, ilan ba nalaman na merong ganitong klaseng scheme after my exposé? O alam niyo na ito way before because you've been a practicing doctor before you became a secretary of the DOH. Am I right, sir? Ang alam, trips to foreign conferences and probably meals in expensive restaurants. But itong scheme wherein subscription is counted and the number, a quota is made. Yung multi-level marketing, ngayon ko lang nalaman na may ganung multi-level marketing. And ngayon ko lang nalaman na ganun ka exorbitant yung mga gifts from expensive luxury cars. Okay. Granting ngayon lang po nalaman na meron palang ganitong klaseng scheme, ngayon alam nyo na yung plan ninyo, sir. So, nakausap na po ang FDA at pinaimbestigahan ko na ang pharmacies that kind of scheme. Kasi they are violating the Mexico principle, which their CPR and their license to operate is actually based on. Pangalawa, kinausap ko yung director ng ospital na medyo na-mention sa social media. Putok naman po ko anong ospital at inutusan ko siyang gumawa ng investigation. Hinihintay ko pa ho ang report noon. Pangatlo, kinausap ko ang president ng Philippine Medical Association and natuwa naman ako, naglabas si Doktora Kalimag ng issuance and reminder, yung code of ethics na pinakita po ni Dr. Tony Liachon ay nireiterate din ni Doktora Kalimag. At kinausap ko rin yung PCP president, si Ronjin Solante, para i-remind din lahat. At nag-issue rin siya
So, kumakausap naman ako dun sa mga mabuting doktor natin, ng mga opisyal sa kanilang mga society para tulungan ako para dito sa... Tulungan tayo, Senator Tool, para makita ang punot dulo nitong problema. Thank you. Thank you, Doc. Now, gagawa po kayo ng investigasyon tungkol dito. Since we still don't have a law against this practice na conflict of interest ng mga doktor kasi involved na sa MLM ng health departments for trading. Kapag napatunayan na sila po ay guilty, ano pong klaseng sanction ang pwedeng may patong sa kanila? Ano po yung pwedeng may dahil sa kanila? Ano pong pwedeng may parusa sa kanila? So, to share, ang gagawin natin mga penalty item na announced by law, which is 2,000 pesos. Merong suspension of medical provision. Ako naman, na-interview ako kanina kumaga sa television. Sinabi ko, kung ganito ko, it's so good that it's legal. Kasi the gravity is not. So, paala po ang Board of Medicine ng DRC para mag-decide po ang kapena kung ano doon sa nakabase sa batas. Ang kapag nakita po, meron pang isang batas na pwede natin gamitin. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at doon mo binibig sa pagkakanya. Meron tayong panatino na naipatak. We are in a penalty. Ng any gamot kahit so ang tanong ko, kapag nakakuha kayo ng group na tulad ito, napakarami sa listahan ko, daan-daan dito na kasama nga po sa networking ng Belkens mga doktor, ano po yung magiging immediate action niyo? Ano po yung maasahan ng kawabayan? Siyempre po, Mr. Chair and Mr. Senator, we will ask for due process. Siyempre, papasagutin natin sila. Usually, a show cause ang hinihingi. Yung nga, sorry ka, Pastor. Yung nga, tapos na tayo sa due process. Pag-approve, pag na-approve na guilty nga sila, ano po yung pwede nilasan nila? So, number one, criminal charges. Kasi nakita yung, kahit ethical po, pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat sa isang hospital namin, UNH Hospital, pwede kong iakyat sa ombudsman for cases against this public health. Okay. Ngayon naman dun sa PRC. PRC, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po kayo? Nagpapina po kayo? Okay. PRC, marami na po ang natatanggap na reklamo. Ano po niyo po yung mga reklamo? Senator, we'd like to acknowledge the presence of Senator Tony Pelicino. Marami na po mga cases na inuupuan nyo. Now, ang tanong ko po, ano pang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng kapatang parusa o saksyon? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inabot po raw ng siyam-siyam? Thank you very much, Honorable Senator Pulpo, with the permission of the Chair, Senator Bongo. Let me provide the background on the adjudication of cases being filed with the Board of Medicine. So all of these cases involving medical professionals are filed with the Board of Medicine. And if there's a written complaint from the complainant, then they will have to file their complaint affidavit and the professional against whom
the complaint that was filed will have to submit a counter affidavit. Then we have processes like mediation, initial mediation. If they don't agree, there's no agreement between the two parties, then it's either a formal trial or submission of petition paper. Hindi na bang po yun yung process? Tama. Yes, so, wala tayong problema dyan. Ang aking problema po, bakit napakatagal po ng due process ito? Pakisagot po, pero hindi po ay bakit po inabot ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in regional trial court, especially if it's trial type. So, magpe-present mo muna yung nagko-complain and then magpe-present din yung respondent. And it takes very long because of the number of respondents sometimes, because let's say the surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami po. Sorry to cut you short. I'll give you an example. Yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. Nagkaroon ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at gumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kuha ng mga tsetsibureche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? Nandiyan ang ebidensya. Yes, Your Honor. Pero dadaan pa rin ho sa proseso namin. But I know, dadaan sa proseso. Pero bakit po abutin ng 10 taon? Nandiyan na nga po yung pasyente, pakita niyang x-ray na meron talagang gunting na naiwan sa loob ng kanyang katawan. Papakita din niya yung nangyaring complication as a result. Pakita din niya na pwede grabe, nagpasakit, etc. Why would it take 10 years? We accept that the evidence is already valid and can already resolve to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians, who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa pong expert witness ang kailangan? Eh, nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor na nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yun, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action kapag na kayo po ay mga doktor din. I would assume some of you are doctors over there. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. So, otherwise, you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? So don't tell me about these expert doctors na kailangan pa magtistigo, etc., etc. All you need is 1+1. One, may pasyente na may reklamo na naiwanan ng sample lang po ito, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then two, ito si doktor na inaamin niya, siya ngayon nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir? Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are known. Okay. But the profile of the cases that have been filed with the PRC for medical professionals, 212 unprofessional conduct, malpractice 7, negligence 249, violation of code of ethics with the code of ethics of the PMA adopted by the Board of Medicine 41.